Welcome back sa ating channel mga kayabe. So for today's vlog, mag-share po sa inyo ng troubleshooting about sa nangyari sa subscriber natin na taga Florida Blanca. So may problema po sa unit niya, so dinulog niya po sa atin kasi nga ilang beses na po nilang pinagawa at siya pa rin ang problema. At malaki-laki na rin daw po yung nagastos nila, no? So nakatulong naman tayo, kaya i-share po sa inyo yung video na to para kahit papano eh may makapulutan po tayong aral, no? Para sa mga hindi pa nakakalam na mga mekaniko sa mga gantong trouble o sa mga baguhan nating kasama sa industriya ng mekaniko. So sana makatulong po to sa inyo at subaybayan niyo yung video na to. So ito po yung kwento ng kanyang issue at saka history ng kanyang unit, no? So tara. Ito po yung unit ni Sir na dinulog sa atin, no? Sa isa siyang subscriber din natin. Ang problema niya sa 4HL1-1 niya na ELP na mini dump. Drop side to, Sir, no? Drop side pala, sorry. So ayun, ikikwento sa atin ni Sir kung ano naging problema. Okay lang ba, Sir, na ma-featured yung mukha niya sa video natin? O, sige. Basta maglaro pa po lang. Hindi naman. Joke lang. Okay. Ito, Sir. Sige, Sir, pakikwento na lang ng issue. Issue nito nung una, nung actually after 3 years nung nabili namin to, doon nagsimula ang issue. Una, pag sa umaga hindi mo mai-start unless ay ipupush mo yung feed pump niya para lang umandar. Ngayon pag pinatry mo, feed pump na naman uli, pero makakarating ka doon sa pupuntahan mo, Sir. Eh nung tagal-tagal tumitigil na. Tapos iaano mo, aandar naman. Ngayon napansin ko pag lumampas ng yung RPM niya, nag-check engine, tapos babagal. Tapos pag bumaba na naman, mawawala yung check engine. So ano po yung mga pinalitan na, Sir, at pinagawa, Sir? Yung computer box, pinalitan yun, yung tapos nireset sa ano, pinaano nila. Pinascan. Oh, and after a few months, bumalik na naman. Tapos ang ginawa namin, bumili kami ng surplus na high pressure pump. Okay po. So tapos, 3 months kong ginagamit, okay. Ngayon bumalik na naman. So nagpabili ako ng solenoid valve. Pinalagyan pa at yung solenoid valve na sinasabi ni Sir, yun yung suction control valve, no? Oo, Sir, oh. Tapos nakatatlong feed pump na ako dahil pumuputok, dahil pag pinipiit namin, nasosobra nata sa ano. Tapos bumili kami ng electric pump. Wala pa rin, ayun. Kaya naisipan ko na si kaya din na magpatulong. Okay, salamat sa tiwala, Sir. At sana masolusyonan natin yung naging problema ng trucks niya, no? Opo, Sir. So, ngayon, nandito po tayo ngayon sa anong lugar to po, Sir? Pabanlag, Sir. Pabanlag. Florida Blanca. Pabanlag, Florida Blanca. So, itatry natin kung ano bang kaya natin gawin at para masolusyonan yung issue ng na problema ng sasakyan ni Sir. So, sana stay tuned kayo at may share ko sa inyo kung anong naging problema at kung anong magiging resulta ng gagawin natin, no? So, anong pangalan niyo ulit, Sir? Jesse Ponyo, Sir. Ayun, si Sir Jesse Ponyo. Salamat, Sir, at nagtiwala kayo sa akin. So, tara, umpisa natin to. So, ito mga kayabe, napansin ko. So, narinig nyo naman sa sinabi ni Sir kanina sa issue ng unit na to. Eh, bigla-biglang namamatay. So, kanina, inobserba ko man habang umaandar. Ito pong throttle body niya, itong throttle valve niya, eh, pusa pong sumasarado habang naka-idle, no? So, supposedly, hindi po. Kasi, dapat mai-allow na o makakuha ng intake yung ating, makakuha ng intake air ang ating combustion. So, wala siya nakukuha kasi nga sinasarado, so namamatay. So, wala sanang problema kung namamatay lang. Ang problema po kasi, kapag namatay na po siya mga kayabe, kailangan pong i-bomba ron sa may priming pump niya or sa feed pump niya para lang umandar ulit, pero napakatagal pa po. So ano bang naging problema? So ang naisip ko kagad, itong relief valve niya. So during tinanggal ko itong relief valve, nakita ko yung banjo valve niya. Ito po yung nakalagay mga kayabe. Ito, yan, malaking butas na yan. So hindi po yan yung para dyan sa relief valve niya na banjo valve. Ito po dapat mga kayabe. Yan, mas maliit po yung butas at iisa lang. Yan po yung para dyan sa kanyang relief valve. No? So, ito pong isa, doon po to sa baba na return, no? Doon sa baba, kung alam nyo po.
Doon po to sa baba. So, ang nalagay po siguro nung gumawa eh dito sa ibabaw. Itong banjo bolt na to. So, kaya tinatapon niya po yung pondo na fuel. So, yung nangyayari, kailangan nilang magbomba ng magbomba para lang bumuhay yung makina. Sa suddenly, kapag nabuhay na may makina during idle, usap po nagsasara ang throttle valve. So, wala pong pumapasok na hangin. So, ano pong dahil na mangyayari, mamamatay po, malulunod po ang ating makina habang nag-aandar. So, keep on watching mga kayabe hanggang sa umandar to at malaman natin kung effective ba o nadali ba natin yung tamang sakit na ito. So, tara! A few moments later. Sara-sara! Sir, sa inyo to, ikaw yung mismo to? Hindi, kapatid ko yan. Kapatid. Hindi, okay lang na ano ito. So, ayan mga kayabe, umandar na po yung unit, no? So, ayan. So, ano ba yung mga pinalitan natin? No? So, patayin lang natin para hindi may, masyado masakit sa tenga. So, ayan. Bali, ano bang pinalitan natin para maging okay? So, ang issue niya, namamatay ito bigla kapag paminor na siya, no? Tapos, bubombahin pa dun sa feed pump para lang umandar. So, ito, pinalitan natin itong throttle body niya, yung TPS niya. Dahil nga, isa sa nagpapapatay sa makina. Dahil nagsasarado bukas yung throttle valve niya. So, ayan. So, tapos tayo. So, ito yung mga tauhan ni sir. Salamat, sir. Hi kayo, kaway. Kaway. Dito kayo. Ayan. Babaan niyo yung mask niyo para makita tayo sa YouTube. Bawal. Magkakasama naman eh. Ayan mga tao ni sir. Ayan si Sir Jesse, no? Si Sir Jesse, salamat at nagtiwala kayong kontakin ako para ako mag-diagnose ng unit niyo at maggawa, no? So, isang privilege, sir, na pinagkatiwala niyo sa akin yung truck niyo. So, malaki-laki na yung ginastos niya. Kasi nga, ito, nagpalit daw sila ng computer box ng high pressure pump at yung SCB pa pinalitan. So feed pump yun, nakailang palit daw sila, pero ganun pa rin ang problema. Ano po yung sasakyan mga kayabe, trinay lang nila kung mamamatay pa ba. Pauwi na rin sila, pauwi na. Di na matay? Yung di ba, kasi pa, pahawin yun eh. Pagalang ko talagang namalay. Pero pwede ako, okay lang. Ah, okay. Yung tama yung sasad mo, yung sa gilid. Yung relief valve. Mga balik ng bagong manan. Kaya pag nakili natin yung mga piyasa. Sige, sir. Maganda lang hatak ngayon. Maganda na rin yung hatak, mga kayabe. Ayun, pauwi na sila. Salamat! So, ayun na nga mga kayabe, no? So, masasabi kong okay po yung gawa natin at naging okay po yung unit. So, paano ko po nasabi na okay po yung gawa natin, no? So, after that po nung kinabukasan ng nagawa natin yung unit, kasi medyo delay po natin ina-upload kasi nga kailangan ko rin ng update after natin magawa kung okay pa rin ba ang ating ginawa. So, yun, na-update naman tayo ni sir. Tinawagan ko siya kaagad nung kinabukasan nung nagawa natin yung unit. So, pagtago sa kanya, supposedly, kung bumababa pa rin ang fuel, magpapump pa rin sila rin. Pero, yung kinaumagahan naman nung nagawa natin, pag-start nila, nag-start naman daw po kaagad. So, kasi ang, kwento ko lang mga kayabe, may issue rin po na kapag ganyan mga namamatay ang ating makina during high speed, tapos maglo-low speed na tayo dahil magmi-minor na tayo dahil medyo stagger dahil pagdating sa mga traffic, di ba? Biglang namamatay ang ating mga engine, lalo mga 4HL1. So, pwede rin po, tama kayo, kung may naisip po kayo, pwede rin pong suction control valve ang problema. So, bakit yun po ang pinalitan natin o yun yung tinignan ko kaagad, no? Kasi wala pong problema, sige, tama po tayo. Given po, kapag may tamang SCB, mamamatay siya kapag mag-minor na tayo. So, pero, pag ni-start natin, i-start pa rin po.
So ang nangyari po sa kasi kay sir, kapag namatay na siya, kapag ini-start mo, hindi po siya mag-start. Kailangan patulungan pa ng ipa-primer pa or ipipid pump pa. So kaya dun na ako nagkaroon ng idea kagad, kaya yung kagad ginawa ko yung linya nung fuel system niya, no? Sa delivery niya, sa return. So yun na kung nakita niyo naman sa video, baliktad po yung yung banjo bolt. Sa yung common na banjo bolt lang yung linagay doon sa may relief valve. Dapat check bulb type, dapat ganun. So nangyari, nahuhulog yung kasi 'di ba napapansin niyo mga kayabe, ang ating return doon sa may high pressure pump direkta na po kaagad din doon sa delivery, no? Kung napapansin niyo po 'yung magkatabi po 'yon, delivery papuntang common rail at saka yung return. So mangyayari po, humihigop din po 'yon. So ngayon, kung wala pong pigil dito sa ating relief valve sa common rail, imagine natin, wala lang tayong drawing, no? So kapag wala po kasing pigil doon, di parang hinihigop din ng ating pump yung laman ng ating common rail. So yun pong nangyayari. Kaya namamatayan po siya, no? So hindi po lahat ng porket na namamatay yung unit kaagad, suction control valve kaagad yung problema. So marami po tayong pwedeng i-consider, mga kayabe. So kagaya nga niyan, dapat ma-analyze natin yung problema. So ang issue nga talaga, namamatay. Kaso ang pag namatay naman, hindi mo mapapastart din kaagad, kailangan magbomba. So ano pa ba yung isa pang nag-trigger sa kanya, ba't siya namamatay, no, mga kayabe? Yung throttle body niya po, yung throttle valve niya, kusa na pong nagsasara bukas. So sa idle, dapat hindi po niya sinasarado yung throttle valve. So dapat nakakapasok tagal na maayos yung hangin doon, no? So pansinin niyo po yun kapag magbaklas po kayo ng sa intake niya, yung elbow niya na pipe, no? So buksan niyo po yun, tignan niyo po kung nag-ano. So mapapansin niyo naman kasi nung binuksan ko po kasi yun, pina-start ko muna, nung pinatay ko, kusa pong gumagalaw-galaw yung throttle body o yung throttle valve. Supposedly, pag pinatay mo na yung susi, dapat din na po magre-react yung throttle valve. Kaso kusa po siyang may galaw. So, ibig sabihin, siguro grounded na. So, yun, swerte po nila, sir, dahil may kaibigan po silang, yung 4HL nila, ginawa pong manual. So, hindi na po gamit yung throttle body na yun. So, yun na nahingi namin. Or, yun yung nahingi niya at yun po yung kinabit namin sa kanya. So, okay naman po yung unit. So, hanggang dito na lang, mga kayabe, no? So, sana meron po kayo nakapulutang aral sa ating video na to. At kung meron po kayong kalituhan or may nais po kayo itanong, just comment down below lang po at para ma-address natin kung ano po yung maitutulong ko at kung ano po yung maiambag ko sa problema ng ating mga sasakyan. No? So hanggang sa muli, mga kayabe, kung ikaw ay mahilig sa mga ganitong content, huwag mong kakalimutan mag-share, mag-like at mag-subscribe sa ating channel, mga kayabe. So yun na yun po ang mahalaga po, mga kayabe, no? Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at click niyo na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating video. So, hanggang sa muli, mga kayabe. Adios!